Hindi po ito kwentong barbero dahil siya na lang daw ang natitirang barbero sa kanilang lugar. Sa dulong bahagi ng Pilipinas, sa norte, sa bayan ng Aparri sa Cagayan Valley, nakatira ang 80 anyos na barberong si Tatay Piping. Ang dalawang dekada na niyang barberya na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, parang time capsule na o throwback sa nakalipas sa sobrang kalumaan. Pero sa lahat ng mga kagamitan dito, bagamat kinakalawang na, bakbak at gulagulanit na ang balat, hindi pa rin daw niya ipagpapalit ang barber's chair na ito. Bakit nga ba ganun na lang niya ito kung pahalagahan? Makinig po kayo, hindi ito basta-bastang kwentong barbero. Alas 6 pa lang ng umaga, naghahanda na si Tatay Piping para sa kalahating oras na lakaran papunta sa kanyang barberya. Hinasa muna niya sa bato ang kanyang gunting. Kapag naman medyo pumupurol ang labaha. Kaya nga lalat si tiba ka na suro ka 15 anyos eh. Napaglaglagi na ti labahas. Siya. Ato pinagpapatagbi sir, wala na papukis. Lalaki ka, pinagkiks. Ano ka sir, hindi kita pa ibang nanakaw. Kaya na nalain ti sugal. Ano ti kinahati subusa ti babae, kastabe ti lalaki na karkarubay. Ang bayad sa bawat gupit, 50 pesos. 30, 40. Tawag magkukorda agad 10. Noon pa siya ng barbero namin, mahigit 2 taon na kami hindi nagkita dahil lockdown kami sa Isabela. Siyang pinasyalan ko. At ang baka Domingo, may salahing kaya mapukisa. Parehas ko may gawa. Awan kaya magkukorda na. Si Tatay Piping na nga ang pinakamatandang barbero ng bayan. Nag-iisa na lang din sa kalyeng ito ang kanyang barberya. Nagsarada, kaawan mo, nagpapukis eh. Si Pada ka barbero talatayin. Siya na rin ang gumugupit sa kanyang sarili. Itatan ko inis ang urkurtar mo eh, sa nakatulada. Wala niya karuba mi, sir. Kaya mo, kaya mamukis loko. Di ka pala upang sobre, diba? Barberya. Ang kwento ni Tatay Piping nag-viral sa vlog ni Kulas o mas kilala bilang si Becoming Filipino. Ikaw lang ba? Basta ikaw bahala. I was just on a little pasyal-pasyal adventure and I saw this little kind of hut and a manong inside of it and I realized he was giving haircuts. He just looked really positive and good vibes and I thought, why not? Let's get a haircut. Oh, gugupit ako manong, sabi na. Masyat, be, atay, Facebook na. Awan niya ba ko na, sir? Ang thank you na kanya nata. Nakita na taniniwag ko. Parang baby ang muka. Ang post na yon, nakita rin ang vlogger na si Von. Kaya mula Maynila, dumayo pa siya ng Aparri para lang magpagupit kay Tatay Piping. 15 hours drive, sobrang natuwa yung puso ko. Doon talaga ako nasilaw sa ngiti niya. Gusto kong masubukan at the same time, gusto kong makilala si Tatay. Awan sir, maragragsakan na. Ada taga Gunsaga, ada taga Iloilo. Why dito eh? Makailang ulit na rin daw nagpalipat-lipat noon si Tatay ng pwesto. Pero ang hindi raw nawawala sa kanyang barberya, ang paborito niyang barber's chair. Nawara-wara dito. Sinartarimahan ko dito. Diyan ko makayan, sir, yung pagkotalyer. Dami, 20 anyos na dito na, sir. Ang upuang ito raw ang bumuhay sa kanyang 8 anak. Yung upuan niya, doon kami humihiga ang magkakapatid. Tay, salamat sa lahat-lahat kahit mo. Hindi ko matumbasan yung pag-alaga mo sa amin. Talo, ganda tila nabati. Inlako, sir, may puriti. Awan nga ko amin. Tanong inlako, amin, so da nga talo, nawanin. Pagsapula ko. Pero ang totoong dahilan daw kung bakit hindi niya ito mabitawan, ang upuang ito raw ang naiwang alaala ng isa niyang anak at ng kanyang misis na pareho nang namayapa. Dato nga tugaw, pupukisan din kita anak ko, kini bakit ko. Pagpakalaglagi pa, itinaragsa na pinagbiag ko, sir.
Dati kwarta nga, nigatang ka dati, sir. Kwarta may kinibake ko. So, ang gumabili ng bilili. Pinagaya ko kinibake ko, kastami. Pinagaya ko, tugaw ko ta, pagsapsapul ko. Sa paglipas ng mga taon, lumabo na rin ang kanyang mga mata. Pakapagpaswaran, sir, kaya ako makita. So, ang giteng na dito yun. Tanda na dahil yung pinag-giteng ko, sir, tanda ako. Akamasuga. Napakatumal na nga ang dating ng customer. Baliday na ako, nagawin ako. Kasagi tapay, naawag pa, sir, nasa pula. Nadya po ko nga kasta, sir, kasla. Nasakit din na, kahit awag timitin ko kanya na. Igatang na biskuit. Dama mang tulong kanya nga mang paayos ka dati siyap ko, kanato yung natugaw ang batil at akal. Kaya no, adam mang paayos kanya dati siyap ko, itulturo ko latan ito, agpukis. Nito lang Biyernes, sinamahan ng aming team si Tatay Piping na magpatingin sa ophthalmologist sa siyudad ng Tuguegarao. Meron po siyang mature cataract, meron din po siyang dry eyes, tsaka meron din po siyang pterygium sa right na mata niya. Ideally for operation na sila. Chin-neck up na rin siya ng Rural Health Unit ng Aparri. Mataas yung eosinophils niya, ibig sabihin nga, allergy nga yung makati talaga sa kanya, nagko-confirm. And then mababa din yung RBC niya, anemic si tatay. So magbibigay po tayo sa kanya ng vitamins. Malakas pa naman si tatay. Ang hindi alam ni Tatay Piping. Matagal na raw may plano ang local government unit dito na ipaayos ang kanyang barberya. May mga nag-donate na rin ang mga bagong gamit mula sa isang salon sa Maynila. Pati nga si Von, meron ding sorpresa. Meron tayo dito ang bagong barber chair. Kahapon lang, ipinakita na kay Tatay Piping ang bago niyang barbershop. Ang kita sa shop mo na baron? Salamat, salamat sa inyo. Sinabago po naman ng barberya ko. Opo, maganda ito, sir. Ano tiragsak ko, sir? Sabi mo rin dati siyap ko. Integdi munisipyo. Dapat ititeg mi nga 10,000. Salamat kayong lahat. Ito nang bigay yun sa akin. Mga kaibigan. Nag-effort yung LGU Aparri para maiput up po itong barbershop ni Tata Piping. Nabago man ang lahat sa barberya, mananatili pa rin doon ang kanyang paboritong upuan, ang Piping saksi sa buhay ni Tatay Piping. Basta pakaya pa lang, sir, iti bumangon, kinbag na, kumain na dito. Kumita ti kwarta, sir, ronda pa po kis. Aday gatang, iti kaya ko gagatagin, kinitid ko kanigayap po ko. Rinariga, sir, paalat na. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.